What's up mga kasaka? So today, isi-share ko po sa inyo yung facial routine na ginagawa ko every morning and night. Gamit lang po ang maligamgam na tubig and then ito, yellow, and ito, mild soap na nagkakahalaga na sa 79 yen. So sa trial ko po ito binibili. 79 yen lang siya dito sa Japan. Nung bago po ako dito sa Japan, tinubuan din po ako ng mga tigyawan. So, nag-worry ako kasi masakit po ang tinutubuan ng tigyawan. So, ayun. Nag-search ako sa Google. Nag-search ako sa YouTube kung ano ba yung mga pwede kong gamitin para matanggal po yung mga tigyawan sa mukha ko. Madami din akong ginamit na pinagbibili ng kung ano-ano. Pero hindi po siya naging effective. So, eto. So, yellow. Ito yung ginamit ko. Siguro mga mag-iisang taon na. So, nakita ko naman po yung result. Hindi naman ako gaano tinutubuan ng tigyawan. May tumutubo lang kapag malapit ng padating yung dalaw ko. Pero hindi naman na siya ganong tumutuloy kasi gumagamit ako ng yellow. Ayan, mga kasaka, dahil maligamgam na tubig yung kailangan nating gamitin. Dito sa Japan, hindi ko na po kailangan magpakulo ng tubig. Meron kami nito. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Ipindutin mo lang siya. Naka number 6 na siya. Pero nasa iyo kung gaano kainit ang kailangan mo. Pwedeng 1, 2, yan. Nasa ganyan siya. Sa akin kasi, number 6. Number 6 lagi yung ginagamit ko pag naghihilamos ako ng mukha. Ito kasi yung maligamgam para sa akin. Basta yun yung ginagamit ko pag naghihilamos. Medyo mainit-init. Pero kaya naman ng mukha. Ang una natin gagawin is maghihilamos tayo ng mukha. Ito yun. Ito yung sabon ko. Mild soap lang. Hilamos lang muna tayo. Yan. Hilamos muna ng mukha. Bago ka kasi magpahid ng yelo mga kasaka, kailangan mapaghilamos na ng mukha. Maligamgam na tubig. Yung kaya ng mukha mo. Huwag naman yung mainit kasi for sure, mababagpak ang mukha mo. Yung sakto lang. Tapos mo maghilamos, magpunas ng malinis na towel or tissue. Ito kasi sa Japan mga kasaka, natuto akong gumamit ng tissue. Masusugatan talaga yung mukha mo. Gentle lang dapat. Yung iba guys na napanood ko sa video, hindi nila direct kinakaskas sa mukha. Kinocover nila ng towel. Sa akin kasi, direct ko na siyang pinapahid sa mukha. Para at least madali siyang mamanhid. Madaling magsara yung pores mo. Kasi guys, pag naghilamos ka ng maligamgam na tubig, bubuka yung mga pores mo. Kasi maligamgam. So, after mo maghilamos, kailangan mong isara bago ka maglagay ng cream sa mukha. Yung kasi yung ginagawa. Pag may patugon tigyawat guys, gaya nito sa akin, pero hindi na siya tumuloy. Search ko to sa ano, sa Google. Saka sa YouTube. Yung paggamit ng yelo. Kasi hindi na to magastos eh. Hindi mo na kailangan bumili ng kung ano-anong pampaganda, ganyan. Pantanggal ng tagyawat.
So, ito lang, guys. Ito lang, sapat na sa akin. Effective naman siya sa akin. Makagusto nyo pong i-try. Based po dun sa na-research ko sa Google, madaming benefit ang paggamit ng yelo sa mukha. Nakaka-circulate siya ng blood sa mukha. Nakakatanggal ng... Ay, nakaka-reduce ng eye bag sa mata. Ayan, yung eye bag dito. Nakaka-reduce. Tapos, yung skin mo, nag-glow. Ayan, nakaka-glow skin siya. Lalo na sa amin, exposed kami sa init. So, laging ito yung ginagawa ko kasi nakaka-repress talaga siya sa mukha. Ayan. So, okay na siya. Punasan lang natin ng tissue. Okay na ba? So, ayan. Tapos na. Naglagay ng yelo. And then, ang cream na gamit ko is ito po. Mild cream lang din po to. Para ma-moisturize lang yung mukha mo pagkatapos mo naghilamos at nagpahid ng yelo. Then, ganito lang po kadami yung nilalagay ko. Yung saktong mapahiran lang siya para at least ma-moisturize yung mukha natin. Ayan guys, hindi po ako hindi ako dermatologist. I just want to share lang po, charot. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko sa paggamit ng yelo. Mag-iisang taon na akong gumagamit nito, guys, pero effective po siya sa akin. Makagusto nyo pong i-try. So, ayan. Pahid lang natin siya. Ayan, okay na. O, diba? Diba?